Magandang araw po sa inyong lahat at welcome po sa aking channel. Ito na po ang latest episode ng What's Wrong with Secretary Kim. Episode 13 na po tayo. Kung hindi ka pa po nakasubscribe po dito po sa ating channel, please subscribe para po ma-update ka kapag naglalabas po tayo ng gantong mga reaction video. And like this video po, no, napaka-importante po na mag-like po kayo sa ating video para po makita pa po ng maraming tao po ang ating mga reaction video. Excited na ba kayo? Ako sobrang excited na rin po ako dito. No, malaking shoutout po sa inyo lahat, sa lahat po ng viewers, subscribers, at sa lahat po ng mga OFW na lagi po nakatutok po dito sa ating po mga reaction video. Nag-iingat po kayo lahat saan man kayo sa mundo. Wala na po tayong kailangan pang gawing pang iba pa. Sisimulan ko na po to. Let's do this. Is it okay kung mawala ka muna sa lovers after you talk? Someone for a minute. Sige. Hello? Secretary Kim, this is Morpheus. Can we talk now since wala pa naman ang kasama mo? Sir Cyrus? What are you doing here? I was just talking to Secretary Kim about the idea exhibit. Na ako na magiging speaker niyo. Sayang talaga, no? Hindi natuloy yung date dahil kay Cyrus. Boss? No! No! You're not gonna be part of my event! Magpapalik kami ng speaker, anybody but you! Brandon, calm down. I'm just gonna be your speaker. Of course not! I can do it. No, you can't. Sir, boss, huwag naman po kayo magkagulo. Sir Cyrus, pag-usapan na lang po natin to sa labas. Boss, ayusin ko po to. No! I'll fix this. Follow me. Fine. Excuse me. Suntukan yata ah. Part 2 yata na ang ano to ah. Suntukan ah. Brandon! Brandon, will you stop this already? Mukhang nag-aalala na si Secretary Kim. Stop talking about her. She's my secretary and not yours. Is this what this is about? Why did you take her here anyway? You want a date? Yes. Shut up! You have no right to ask me about my life and you certainly have no right para mangyalam sa trabaho ko. Brandon, I was only trying to help. Well, I don't need your help. You sure about that? Because it sounded like Secretary Kim was desperate to find you a speaker for your event. And you took advantage of that. Yan naman lagi mong ginagawa eh. Wala ka pa rin pinagbago. Let me tell you, Brandon. Mahirap magbago kung di ka bibigyan ng pagkakataon patunayan ang sarili mo. By doing what? By lying to my secretary about who you are? Para lang makapasok ka sa buhay ko? No! I was gonna come clean to her kung sino talaga ako. So she could trust me. At tulungan niya ako makipag-ayos sa'yo. Why? Why? Dahil takot kang harapin ako? Diba? Ikaw yung may ayaw kong harapin. You're the one who refuses to face what happened in the past. Why? You think we'd go through it again? Brandon, paniwala ka sa akin. Alam ko na pinahirapan kita nung bata pa tayo. And here you are doing the same thing all over again. Brandon! Can you just do me a favor? Just stay away from my life, my work, my friend, and my secretary. Ay nako, hindi na talaga magkakayos yung matupad na ito. Grabe kasi yung trauma ni, ano, ni Brandon kasi nung bata pa siya yung ginawa ni Cyrus. Si Cyrus pala talaga yung mga dahilan nun. Second. Boss, hindi ko po talaga alam na si Morpheus pala si Sir Cyrus. Then why didn't you tell me na si Morpheus ang kinumang speaker? Kayo na rin po nagsabi, di ba, boss, that you don't want any details. So this is my fault? Hindi naman po sa ganun. Miscommunication lang po siguro. Kung alam ko lang po sana na si Morpheus pala si Sir Cyrus, hindi ko naman po talaga siya kukunin. Then why didn't you do your own research? Boss, wala naman po kasi nakakaalam na... Sige! Am I working with interns or the best? Boss, mas productive po siguro kung bukas na lang po natin pag-usapan to. Tama. Kung ano man po yung sasabihin niyo sa akin ngayon, ipagpaliban na lang po muna natin. Nasira na yung date nila. Nakakainis. Excuse po. Bukas na talaga yan, ano, Brandon. Ang init ng ulo mo eh. Pati detective, pinag-ano mo na eh. Buntunan mo eh. Ay, nako, Cyrus. Wrong timing ka talaga. First date na sa ano eh. Secretary Kim. Secretary Kim, sandali. I just wanna apologize. Umpisa pa lang, pwede naman po kayo naging honest na lang sa akin. Kunyari pa po kayong tinutulungan niyo akong makontakt si Morpheus. Eh, kayo naman po pala si Morpheus. Ma. I'm sorry. I just...
I just felt na kung malaman mo kung sino talaga ako. You might not wanna help me na makipag-ayos kay Brandon. Yan nga po yung problema sa inyo magkapatid eh. Puro kayo ay, puro kayo me, puro kayo ako. Paano naman po yung ibang tao? Sana maisip niyo po yun. Ayun na nga. Napaka self-centered din ang magkapatid eh, no? Mga bilyonaryo kasi. Please just cancel everything. Kaya na, nasira na yung date nila. Brandon. What are you still doing here? This place is special for you. Because it is for me too. Kuya, kumain na si Dadas mo kaya ako sa gondola. Pero kailangan, kasama daw kita. Tara! Cyrus. Okay. Robert, let's give Cyrus a second chance to be Bonnie's big brother. Let's go! Dan, Dan! Brother, hindi ba talaga tayo pwede mag-usap na hindi nag-aaway? Ang dami kong gusto sabihin sa'yo. Ang dami kong gustong ikwento. At nasan yung mga barkada mong bullies? Ba't hindi mo ikwento sa kanila? I'm sorry. Well, it's too late for that. I know. But I still want to say it. Give him time, Cyrus. Nako, ito'y trauma kasi dahil sa mga ginawa mo eh. Pagtsaga mo ang kapatid mo, ganun talaga. Hello. Nothing is going according to plan. Hello, Kuya. Nasaan na po kayo? Kanina pa po kasi ako dito eh. Sa entrance po, di ba? Sige ho. Sa Kim. Okay na po, boss. Papalitan na po namin si Sir Cyrus sa speaker. Magpresent po kami sa inyo bukas ng recommendations. Okay. It's good. Let's go. Ano na, nag-grab na. Miss Kimberly liwanag? Sige po, boss. Muna na po. Ayan mo muna. Sir Kim. Sir Kim, wait. Sir Kim! Wala eh, bad trip eh. Sino naman sinero mo, Sir Milan mo? Pinuntunan mo ng galit mo eh. Ate, hindi lang naman si boss ang smart. Smart din naman ako. Siyempre, hindi ko kukunin yung kaaway ng boss ko as guest speaker. Common sense ko na yun, no? Oh, akala ko pa si Cass na ito knowing my date. Hindi ikaw. Iba yung pinuntahan namin ni Sir Kim. That was for business. Talaga ba? Eh, kaso nga, dumating si Cyrus. Oh, yun naman pala eh. Kung meron mo may kasalanan dito, yung utol mo yun. Hindi niya sinabi kay Seki na siya si Morpheus. So parang nananadya lang eh. Kaya kung magagalit ka dun sa utol mo, tapos mag-sorry ka kay Seki. Tama. Dapat ako lang. Ako ang magsasorry. Pero syempre, ako pa rin napagalitan. Feeling ko kasalanan ko to lahat. Kaya inis na inis na inis talaga ako sa sarili ko ngayon. Bonsoy. Ganyan talaga sila. Kasalanan ng lahat ng nakapaligid sa kanila except for them. Ang tawag dyan, gaslighting. Mm-hmm. Gaslighting? Oo! Babaguhin nila yung katotohanan para sila yung tama. Parang yung nangyari ngayon. Sinasabi nila na itong si Kim ang may kasalanan kahit na hindi naman talaga. Naku, Kim. Huwag kang maniniwala sa kanila, ha? Huwag kang magpapakastress. Wala kang kasalanan. Bro... Ikaw yung may kasalanan. Uminit agad ulo mo eh. Tama. But it was Sekim who got Morpheus without even doing a background check. Kung wala na tayo doon. Miss ko nga. Hindi rin naman sinabi sa kanya na utol mo yung totoo. Tama. Oh. Kaya walang kasalanan si Sekim.
Ikaw ang may sabit kasi nasigawan mo siya. Correct. Ayaw ng mga babaeng ganun, bro. O sige, pagpalagay na lang natin na may kasalanan si Sek Kim. Ikaw na lang din, sorry. Gaslighting? Ano ang kinalaman nun sa LPG at kuryente? Magbasa-basa ka kaya? Para hindi puro dance challenge na tinuturo mo ay kring-kring. Ahiya. Ayan! Ayan! Gaslighting yan, diba? Hindi. Talak ni Ate Klayan. Pero good story, makinig ka sa akin, ha? Huwag kang magpapaka-stress dyan sa boss mo. Hayaan mo na siyang magalit na magalit. Wala kang care. Dead ma. At huwag na huwag kang magsosorry. Diba nga, sabi nila, happy wife, happy life. Dad. Wife? Oh, sige, spouse. Work spouse. Eh, sa galing ng teamwork yun ni Isaac Kim, para na rin mo kayo mag-asawa. Tapos masisira lang. Basta, this is not my fault. Si Sek Kim ang kumuha kay Morpheus as the event speaker, so siya ang dapat mag-sorry. Hindi talaga ako mag-sorry. Wala naman akong kasalanan eh. Tama. Siya ang mag-sorry sa akin, hindi ako. O sige na ate, bababa ko na to. Okay, bye-bye. Ingat kayo. Love you. Bye. Grabe talaga si Brandon, ano? Self-centered talaga siya eh. Well, alam mo yun, ang bilyonaryo eh. Siya lagi tama, taga na sanay ng ganun. Kasi ira tuloy yung date nila, ano? Ang cute tikim, no? Ang cute ng ano? Tsura. Ako yata ang na-stress dun eh. Dapat pala, tatlong balot na yung niluto mo eh. Madali lang naman gumawa ulit. Teka, may bisita ka ba? Wala, ikaw. Wala. Sino yun? Pusan mo ate. Yung gate ba nakalimutan mo? Oo nga pala, naiwo kanina. Si Brandon siguro to. Ah, hindi. Dinner po, Ate Kla. Uy! Troy! Si Troy! Teka, dinner po. Naku, pasensya ka na. Wala dito si Kim eh. Ah, okay lang. Actually, si Tito yung nagpapunta sa akin dito. Nakiusap, tulungan ko daw si Kim. Siyempre, ano mo naman, di ko kaya tanggihan yun. Si Dada ba talaga yung pinunta mo dito? Or si... Kim? Bakba! Dada! Oh! Uy, Troy! Tito, salamat. Tuloy. Uy, nangako ako kay Bunsoy na tutulungan natin siya dun sa pagre-research niya. Total, nandiyan na rin lang kayong dalawa, tumulong na kayo dito. Si Brandon nga yun, si Ninja Boy. Nasa kama pa rin niya yung ano pala. Bigay ni ano, Brandon, yung napanalunan nila sa Enchanted. Dear Sek Kim, I'm really sorry again for what happened. I didn't tell you the truth because I thought that was my only option. If it'd make things easier for everyone, I'll be withdrawing as the speaker of Idea X. But I hope you can give me some time to explain myself. Sincerely, Cyrus. Nako, mag-ayos kayo magkapatid. Doon nyo na munang idamoy si Sek Kim dyan. I'm not perfect. See, I make mistakes. That's okay. Because if we don't make mistakes, how do we learn to apologize? Oh, dilim dito. Hello. Yari. Manunggay? Manunggay! Sigutuban po. Tumultuman kayo. Pwede po bang Mr. Walter na lang pakita kung nasa akin? Di ba to? Gagay. Hi! Steph! Jordy! Aga-aga, lakas ang trip mo ah. Ano ba kasi ginagawa mo? Ano ginagawa mo sa dilim? Wala, nagko-conserve ako ng electricity. Pagalitan kasi ako ni Sir Philip kagabi eh. Kaping-gabi na ako nakauwi, tas aga ko pag dumating. Marami pa kasing pinapagawa sa akin eh.
Pero at least, di ba, hindi niya ako tinanggal. Sige na, tulungan na kita. Saka, baka kailangan mo to eh. Baka umiyak ka na naman. Nook, yung nga ganun. Di ako umiyak ka. Kasama ba to? Hmm, ito pa. Kinilig naman si ate. Kinilig siya eh, oh. Miss Kim, nag-prepare na po ako ng initial recos ko para sa speaker and nakipag-coordinate na rin po ako sa marketing department para malaman yung rates nila. Okay. Miss Kim, ano po ba nangyari? Sorry naman po si Morpheus, akala ko may chance na akong makilala siya eh. Something came up sa schedule ni Morpheus. Tingnan itong list mo. Mag-research ka ba? Opo. So ito po si Doc V as in Victoria Lamangan. Sikat po sa AB Moms yung self-help reels niya. She has 2 million followers. And she is actually looking to promote her book. I think perfect match po for us. Wala na bang iba? Dito po si M21 po, most followed Gen Z icon. His workout video po nag-rank 10 sa most viewed reels with 500 million concurrent views and... Miss Kim, okay lang po ba kayo? Parang di po kayo nakapag-vitamins today. Stress lang siguro kasi nagpalit ulit tayo ng speaker. But I'll be fine. Part of the job na maging okay ka kahit na hindi ka talaga okay. Dapat matutunan mo yun. Yes, ba? Naisip ko sa inyo yung nangyari. Good morning, boss. Good morning. Inisnab eh, no? Inisnab si Secretary Kim. Grabe ka, Brandon. Problem? You. Hello. Ako na naman? Why do you think I asked you to spend time with Cyrus? I don't know. Punishment sa nangyari sa carpet? Nahahalata ni Cyrus na malayo pa rin ang loob mo sa kanya. Lovey, magiging mas madali yung pag-reconcile ni Brandon at Cyrus kung makikita ni Brandon na okay kayo ni Cyrus. We are okay. No, you're not. Cyrus is trying his best to make amends. Have a little faith in him. I did. Ilang beses na. And you know that, Carlota. Pero lagi niya akong binibigo. So masisisi mo ba ako if I can't believe him now? Yun lang. Nahirap talaga ano yung tiwala, no? Pag nasira na nasira talaga yung tiwala, mahirap talagang ibalik sa dati. Talaga palang bad boy si Cyrus talaga nung mulat sa pool. Kim Marie, si Sir Walter, nakita mo? Nasa office lang po siya ni BMC, pero papunta na rin siguro siya rito. Ah, sige. Hintayin ko na lang siya dito, ha? Sabihin mo. Imbisigahan na naman niya yung, yung kanin sa ano. Marketing research. Hoy! Nakamay na kay Miss Sarah yan. Chance ko na to, Steph. Chance para saan? To prove na yung isa lang talaga yung damit niya. Sir Rodney, I PM'd Sir Walter na po. Wala pa po siyang reply eh, pero I told him na naghihintay po kayo rito. Thank you. Sir! Wala na. Patay na. Iwan ako nga muna to dito. Loko-loko itong mga to. Nilagyan masabi nila nga, iniwan ako dito ah. Apa. Sinulatan yung damit para may palatandaan sila, no? Kulit eh. Ugh.
Dapat pala, nagkape muna ako. Ah, medyo na traffic. Pasensya na. Ano? Nakuha mo ba yung pinapacheck ko? Oo. Pero medyo nahirapan ako. Parang may gusto talaga itago yan eh. Ano kaya yan? Walang identity yung isang bata. Pero tama yung sinabi mo. May isang bata pa nga nakinidnap na kasama ni Liwanag. Walang kahit anong identification dito? Meron dyan sa loob. Si Brandon niyan talaga. Siyempre mayaman eh. Kaya ganun ginawa nila. Kinover up nila. Brandon si Ninja Boy. Sekim! Sekim! Crisis over. Oh, I knew it. Alam ko lahat ng to nangyayari lang because of the retrograde. Pero now that it's over, everything is okay again. Sandali, anong nangyayari? Di ba nag-worry tayo kung sinong ipapalit natin kay Morpheus? Well, I talked to BMC and he said that Morpheus is still our keynote speaker. Talaga? He said it's a go. So I don't know whatever happened. I don't know how or why, pero that's your latest from your friendly neighborhood, Marites. Sandali. Seryoso ba to? Of course. Si BMC nga mismo ang nagsabi sa akin to cascade this to the marketing department, make a press release, and make a social media campaign about it. It's a great day, Sec Kip. So, tawagan ko na yung marketing department, ha? Yan ang way ni Brandon para mag-apologize kay Kim, no? Ang kulit ni Brandon, eh, no? Ginagawa niya rin talaga lahat ng ano, eh, no? Ang gusto ni Kim. Obvious na, ano, eh, gusto niya si Kim. Para hindi na nga magtampo si Kim sa kanya. Mga tingin, eh, oh. Ngayon, ikaw naman itong sumusulap-sulap dyan. Eh na. Boss, mag-draft ng additional budget ang marketing team based daw po sa gusto niyong pag-highlight ng identity ni Morpheus. Okay. Just tell them to send it to me right away. And CC nila si Philip at kami nila mag-uusap. Copy po. Boss, akala ko po wala na si Sir Cyrus. I changed my mind. Bakit po? I don't need to explain myself, do I? I'm your boss. Talaga ba? Copy po, boss. Boss, kung gusto niyo pong boss lang po talaga ang tingin ko sa inyo, huwag po sana kayong mag-overstep. Ayun na nga. Inaaya niyo po kasi ako makipag-date. Sinusundo, hinahatid. Tapos, binibigyan niyo po ako ng regalo. Actually, litong-lito na po talaga ako sa mixed signals ninyo. Tama. Kaya, let's stick to our own boundaries na lang po sana. Para malinaw at wala pong nalilito. Excuse me po, boss. Eh na nga. Para napagdalaruan kasi yung feelings niya, eh, no? Hindi niya alam saan siya lulugar. Naku, Brandon, yung style mo bulok kasi eh. Ayusin mo. Yan na, lalo nang tuloy na. I bullied him. In fact, I was the leader of the bullies. It's because of me kaya nasira ang childhood niya. Okay. Yung pagiging possessive, maaring trauma response din yan eh. Maaring nung bata siya, meron siyang pinagkatiwalaan na inabando na siya. Secretary Kim. Ay! Ayun, no, ating napanood po itong episode 13. Yun, no, sa pinakita po na abangan, no, nasa episode 14 po. Yun nga po, no, may trauma po kasi talaga itong si ano, itong si Brandon, no, sinabi na nga rin ni Cyrus na siya pala ang leader ng mga bully na bumuli pala kay ano, kay Brandon, kaya pala ganun ng ano si ano, ganun ng trauma ni ano,
ni Brandon, no, at talagang hindi niya mapatawad yung utol niya. See you all sa susunod, no, kung may pakinig sa susunod sa episode 14. Huwag niyo po sana kalilimutan na mag-subscribe po sa akin channel para po ma-update kayo kapag po naglalabas po tayo ng itong mga video. Huwag niyo rin sana kalilimutan na i-like po itong video na to, ha, para po makita pa po na maraming tao ang ating video. Ingat po kayo lahat. God bless and peace out. Bye.